I discussed the missionary situation in a statistic that women at the catechism seriously. Our number of Catholic in world population will probably decrease. Eh, kung tingnan natin sa population sa Catholic, mas marami ang non-Catholics. Mas or natin every year. So, palagi na decline sa atin. Kung hindi pa itatayin mo, so, siguro sa nangyari sa kanila, exercise sa kanilang dapat gagawin sa kanilang simbahan. That's why ng mga family, ibigay ng isang bata, ang tatlo, ibigay sa simbahan para magsasabay o talagi. So, ganyan. And then, it will be easier for you to listen to the catechism because they're in Vietnam because of their community, their culture. Grabe ano yung government nila. So, may time sila sa pagkikinig sa mga gathering. Hindi tulad sa atin na mayroon tayong mga internet, marami tayong mga ano sa ating buhay. So, parang mahirap sa atin. Doon yung kanyang mga experiences sa government, so nakakulong sa pag-istrong sa kanilang pulong at pamalataya sa Panginoon. And then, Father Edgar Javier has been thinks out about Asia is world of many world. Supplying continent of growing. Human being become a community. So, human trafficking, chemical experience, sexual community, kabila sa mga bayan talaga. Crying of culture, world of Asia. So, post-modernism, mega trend, migration, mega media, essential, techno supplier program. Globalization is changing Asia. Like our cell phone are traveling more and more faster. Asia people affected by globalization, secularization. So we must consider the others. Relationship is very important for dialogue, according to Martin Buber as well. Father Edgar discussed, dialogue is not easy and difficult. Necessary of dialogue is change of mindset. There are other regions of the world under creation. We consider the risk. Missionary changes us, but today, the missionary have to learn with the people. Missionary is a listener, change the image. We are listener, not enforcer. We don't bring Christ, but we discover Christ. So, sa mga tao na nakausap natin, a missionary is a missionary, is a partaker of God's creation. And din sa patungan ko doon sa Vietnam, pinakita natin na mayroong sa St. Francis Disabled Center. Yung isang tao na nag-manage niya, nakita natin na siya talagang faithful sa kanyang gawin. Si Father Joseph, so at least mabigay siya ng $100 per month. At hindi nakita natin yung mga tinalim ng mga bata. Bakit tinalim? Because they're victim of abortion. O nung sila mahulog sila sa ano sa kanyang una. So that's why na mayroon silang tali. Pero just imagine, no? They're simple time to care those yung mga bata, yung mga tao. Makita natin na their condition or their center is very clean. Imagine $100 one month. Pero kita is stainless. So, kita natin ang tunay na nila pagbibigay na kanilang sarili para sa mga kataan na biktima sa abortion. So, ganyan ang my reflection kung sa atin, ano man ang gawin natin according to Mr. Jimmy, ano man ang nagawa ng Vietnamese, and then, nagawa nila ang hindi dapat gawin sa atin din.
ano man ang hindi natin nagawa na dapat natin gagawin para sa ating faith o sa ating pagpapalataya sa Panginoon. And especially that we are called to be preached to our people by calling as a catechist, as Christian, as a catechist in the Church of our baptism. And that is the challenge of us and challenge sa lahat natin ng mga catechist na sa ating mga kapatid. Maraming salamat. Good evening. Time check, it's 9:30. We will now have our rest. Tomorrow Mass will be presided by Bishop Francis. And we'll have morning prayers first at 6 o'clock and then Mass at 6 o'clock. And it's 9:30. Salve Regina. May the all-powerful Lord grant us a restful night and a peaceful day. Amen.